So, kapag ganito yung edge ng pool, so ito yung foot mo, i-grab mo papunta sa edge ng pool. And then... Have a nice day to each and everyone. And today, our subject is all about swimming and aquatics. So let's move to our next lesson. It's all about the safe water entry. So in this lesson, we discuss about the different water entry and of course, when and how. So paano natin yung gagawin and didi-discuss natin yung paano po yun natin gagamitin or sa anumang safety na paraan na pag-enter natin sa tubig. So first is in water entry. So first natin gagawin ang mga different water entry. So we need to consider the most importantly is the deep of the water, the height on the obstacles under the water and the condition and the location. So yun yung ating palaging tatandaan in case na sasagawa tayo ng mga entry sa mga different aquatics activity natin. So first, in talking about the water entry, so first meron tayong slide in entry. And sa slide in entry, ito yung ginagamit natin to safety. Safety first natin, yung sarili natin before natin pupunta sa tubig. So first in slide in entry, so when we apply this kind of entry. So sa when is gagamitin natin or gagawin natin yung slide in entry when the water or the surface below is unknown. Or hindi natin alam yung mga objects or mga obstacles below the water. So, kailangan natin gagawin ang slide in entry in order to avoid injuries or another danger na magdudulot sa ating mga activities in the water. So, next naman is how. Paano natin ito gagawin? And of course, first to do is slide your feet. Gagawin mo is slide mo yung feet mo or i-feel mo yung mga or i-touch ng feet mo yung mga obstacles below the water. So sa ganong paraan ma-feel mo or matatouch mo yung mga objects at para ma-secure mo yung sarili mo na magsasagawa ka ng mga activities, that kind of aquatics activity. So next is another entry. The second is the wade entry. So sa wade entry is the when siya gagawin is also same pa rin, no? When the surface is or the surface below the water is unknown or unseen, and to secure the objects below we need to do the wade entry. So how, paano natin gagawin yung wade entry? So basically walk ka forward or stable yung ano mo, yung vision mo forward, and maglalakad ka towards that kind of area, and kapag aabot na yung level ng tubig in your chest area dito, so let's yan yung time na mag swim ka na. So that's the wade entry, kung paano siya gagawin. So next, another water entry wherein we call the step off entry. So step off entry, when natin gagawin ito, kailan natin gagawin ito? If the shallow or unknown waters. So if the water or it's high for to execute the slide in entry. So masyado mataas yung level ng tubig to execute the slide in entry. So it is the time to use the step of entry. So ganun po. And for the how, paano siya gagawin? So first is be ready for the flex of your knees, and of course be ready also to
absorb the impact when you hit the ground. So magiging alert ka in order to feel and absorb the impact when you flex and touch the surface. So mag gagawin mo is parang bibigla kang papatong sa surface and to feel kung mababa ba siya or mataas yung level, and then doon the time na malalaman mo yung level ng tubig or ang mga surface below the water. So we move to the next safe water entry, number 4, which is the stride in entry. So sa stride in entry, so dapat alam mo yung lalim ng level ng tubig. So it is the 1.5 meters yung lalim niya. So pwede mong gagawin yung stride in entry. So sa when ito gagawin, so first nga alam mo kung gaano siya kalalim. So dapat nasa 1.5 meters yung deep ng water to execute the stride entry. And of course, hindi ito siya na pwedeng gawin ng slide in entry. So dapat convert mo into stride entry yung gagawin mo. So how we do the slide in entry? So paano natin gagawin yon? So first is dapat na nasa gilid yung dalawang kamay mo, then yung one foot mo na forward, nasa forward. And of course, dapat naka strong yung hold ng foot mo in order to hindi ka ma out of balance. So yun yung purpose. Then dapat keep looking lang ka sa victim mo or sa target. So next is you need to lean forward your head or your chest in order to straight lang yung focus mo. And of course, kapag tatalong ka na at nandun ka na sa water mismo, dapat islap mo yung kamay mo. So islap mo pababa in order to magstay ang level ng head mo above the water. So yun yung technique na dapat pag nandun ka na, malun ka na at bumagsak ka na dun sa tubig, dapat islap mo yung kamay mo at tsaka in order para magstay yung level ng head mo above the water. So yun na makikita mo pa rin yung vision or target ng or the victim na need mong i-rescue. For our last safe water entry, which we call the our number 5, the dive entry. So sa dive entry, ito yung klase ng entry na medyo may pagka-danger siya or nasa risk kasi babagsak. Unang babagsak yung head mo, yung neck, ang neck mo. So we need to safety our personal mismo. So when natin gagawin ito, kailangan malaman mo muna kung gaano ang lalim ng tubig. So alam mo yung level ng tubig kung saan siya. So before mo execute yung dive in entry. So hindi lang siya basta-basta na magda-dive entry ka within that kind of level. So dapat alam mo rin kung hanggang ano ang level niya. So para ma-avoid mo yung accident na mag-injury sa mga head injury, neck injury, or the spinal cord mo. So pwedeng ma-injury ka kapag hindi mo alam yung level ng tubig kasi maring ganun yung result. So next is how we execute the dive entry. So as we all know, medyo risky yung dive entry. So first is stand up straight and one leg is slightly apart. So medyo forward mo yung leg mo na isa, and then grab your toes to the edge of the pool. So pag ganito yung edge ng pool, so ito yung foot mo, i-grab mo papunta sa edge ng pool. And then join your hands upward. So i-join mo yung kamay mo up sa straight upward. So parang ganito ka. And of course, bago mo gagawin ang pagda-dive, need to lean forward. And next is i-aim mo yung ng hand mo yung yung water. So ita-target mo siya. Magta-target ka ng ganun. And of course, i-left mo yung
back foot mo para mag-jump ka. So kapag nag-jump ka na, so nandun na yung time na yung maintain ka lang sa body movement mo, yung maintain mo lang yung body movement mo habang nandoon ka sa water. So parang nag slightly moving ka lang sa water. So yun, kapag naka-dive ka na. So dapat naka-maintain yung body movement mo along the water. So yun yung para makaano yung level ng body mo. And that's about the what safety water entry. And of course, my learning is about those kind of entry and about to discuss this time. And of course, sayang yung mga experience na sana na dahil dito sa pandemic. And yun lang po. And sana and my learnings pa rin kami na natutunan despite of this pandemic times. So yun lang po. And maraming salamat for watching and want to share my learnings for the next lesson. And of course, we need to adjust in this time, but we need to learn, continue to learn, and in every day. So yun naman po at maraming salamat.